Kakat na yan eh. Ang mga buhok ko eh. Katpag nga rin kat. Sige, ano na lang. Tapos na ba itong may ahe po? Wow, may ahe. Nasa SM na naman po. Bravo, G. Nice shirt ko. Ang bubola. Ang kalibre ka na ng milk. Nilibre nga kasi ko ng milk. Kasi ang pag-ibig ko ng milk. Eh, di ba? Sobrang pag. Guys, dapat bibili kami yung ayan o. Oh. Oh, saan yung one? 99 pesos, anong ganyang kaliit lang. Pero iba pa rin kasi yung sarap namin yung potato corner. Siyempre. Ako talaga favorite ko potato corner. Me too. Ang combination yan dapat, potato corner to it. Tapos, sabring. Milk tea. Ako hindi kasi na milk tea. Pero kalong natin ako po. Ha? Nakauwi na kami ni Joel from SM. And kung naalala nyo kahapon guys, nag-EK kami. Then right after that, pumunta kami ng SM Dasma. Pero hindi na ako masyado nag-vlog doon. And may binili kasi ako from Power Mac Center. Ayan. Kasi nga, actually, kapapalit ko lang ng phone ko ng April ata or May or March. Hindi ko maalala guys, basta ano nun eh. Parang simula ng quarantine. Kasi pinadeliver ko lang din yung phone ko nun. Parang ganun nga ata, April or May. Nagpalit ako diba ng Oppo Reno 3 Pro, pero ang ganda talaga guys noon, pero sabi kasi ni Joe magpalit na ako ng iPhone. So nagpalit ako ng iPhone, then I'm torn between iPhone 12. Ayoko naman din kasi ng iPhone Pro dahil hindi naman talaga ako techy na ano, hindi rin ako masyadong ka-artian sa cellphone. Basta okay na sa akin yung camera and yung size, okay na ako doon. So I'm torn between iPhone 12 or iPhone 12 mini. Nag-flash si Jowa. Pero talaga ako kasi guys, sobrang liit talaga ng kamay ko. As in, pag ang malaking phone at malapad na phone, medyo hirap ako sa grip. Lagi nagsaslide yung phone sa kamay ko. Kaya gusto ni Jowa ang bilhin ko iPhone 12. Pero ako gusto ko talaga iPhone 12 mini. Dahil yun talaga yung swak na size sa kamay ko. Pati pag nagte-text kaya ng isang kamay lang.
And then, ayun, nakapag-decide ako na iPhone 12 mini yung bilin ko in color white. Tapos, 128GB. Ayan. Ayan siya. Color white na iPhone. Ayan, nahiyano ko na siya. Actually, nagamit ko na siya today. Nai-transfer ko na rin. Alam nyo guys, ang bilis na pala mag-transfer ng contacts and messages from your Android to your iOS. Parang ida-download mo lang yung application na Move to iOS. Move to iOS. Na-transfer agad niya guys lahat ng contacts and then lahat ng messages. Pati photos. Tapos, meron din isang ginawa na pati lahat ng apps ko na-transfer din siya. Kumbaga, dinownload din niya lahat ng apps na nasa Android ko. Parang 90% yung nakuha niya. 10% hindi. Pero okay na yun kasi hindi ka na mahirapan mag-search bawat isa na ida-download mo. So, wala na palang kahirap-hirap ngayon na magpalit ng mobile phone. Actually, yun din yung worry ko talaga pag nagpapalit yung mag-transfer ng contacts, ng ganyan. Pero luckily, yan, na-transfer na. Pwera lang yung Viber messages and WhatsApp. So, ang laman ng box na guys, it's just your simple box. Mas manipis na siya ngayon kasi diba nagkaroon na rin ako ng iPhone before. Ayan, mas manipis na yung box ngayon. Tapos, of course, your ejector nandyan. Tapos, lightning cable, Type-C. Ayan. Wala siyang charger na kasama. Buti na lang may iPad mini. Fifth generation ako. So, yun, pwede yun. Ano pa ba? Yun lang. Tapos, bumili rin ako ng case. Ang presyo pala niyan, guys, ay yung iPhone na 12 mini is 128GB kasi yung tinuha ko. 48,490 pesos. Tapos yung case ko na binili is 1,090 pesos. Ito yung case. Ang tatak niya ay... Ang tatak to? Switch Easy. Ayan. So, ayan, nakakabit na siya. Medyo hard yung likod. Jelly type yung gilid, tapos yung likod medyo hard. Clear lang yung kinuha ko kasi gusto ko talaga yung kita yung... Kung yung malinis lang tignan, pero may mga mood kasi ako na gusto ko papalit-palit ng case. Nakitingin ako sa Shopee ng case ko. And sobrang daming case na available kasi pag iPhone, pag Android kasi kagaya ng Oppo Reno 3 Pro ko, sobrang hirap hanapan ng case. Pag sa mall talaga wala kaming makitang case, no? Sa Shopee meron pero limited lang din yung design. So, and bibili na lang ako ng case niyan. So, ayan, naka-iPhone 12 mini na tayo. Yung iba mag-ano, bakit iPhone 12 mini pa binili, ganyan, hindi nilang mag-Pro or mag- yung 12 talaga. Kasi, ito talaga yung size na perfect for my, ano, for my lifestyle. Kasi, guys, kaya ko siyang mag-text ng, kaya ko mag-text ng isang kamay lang ang gamit. As in, abot ko siya from ganyan-ganyan, no. Ayun, hindi ko na kailangan magdalawang kamay. Tapos, kaya ko na siyang hawakan ng ganyan. Ayoko kasi nung sobrang nagsaslide sa kamay ko. And for me, malaki na rin naman na yung screen niya. Kaya yung mini ang kinuha ko. Hindi kasi ko guys, yung iba kasi diba, yung mas malaking screen ang gusto nila. Ako talaga, hindi. Ang sa akin, ang pinipili ko talaga is kung saan ako komportable. Eh, kung malaking screen naman kasi, ano yun? Plancha? Roller. Ah, yung roller. Ang sa akin naman, ang point ko na, meron akong dalawang tablet, meron akong iPad mini 5th generation, tapos meron din akong Samsung S6 Lite. Kaya kung gusto ko ng malaking screen, yun na lang yung gagamitin ko, ba? Diba? So, okay na okay ako dito sa phone na to. Yan, I super love it. Tsaka color white. Wala kasi yung pink eh. Favorite color ko kasi guys is white or pink. Kahit rin sa dalawa. So, ayan, white yung pinili ko. Dati dapat green, pero sabi ko, ay parang hindi practical yung green. Ano na lang ako, white na lang. Yeah, ang cute niya. Tsaka mas gusto ko yung 12. Nung lumabas yung 12 talaga, gusto namin ni Joanne bumili dahil nga box type siya. Yun kasi nagustuhan ko guys dati sa iPhone SE na first generation, yung color pink kong iPhone. Tapos yung mga sumunod na generation na kasi, parang naging round ano na siya. Ayoko nun. And ayan. Oh, yung roller. Balatan mo na lang. Tapos galing ako kanina, di ba guys, sa H&M. Ayan, ito lang yung nabili ko sa H&M. Yung binibili ng nanay ko na t-shirt na black dahil kailangan nga niya ng t-shirt na black. Pang pamato niya daw sa jumper niya para sa new year. Arty ng nanay ko, di ba? Ano lang to? Ayan, ordinary t-shirt na black 299. Maganda yung tela niya, stretchy. Tapos, ako naman, wala dapat akong planong bumili. Pero syempre, pag may nakita ko maganda, ang hirap i-resist. And wala pa ako gantong style ng dress. Tsaka gantong pattern. Plaid siya. Or plaid. Na black. Ayan.
Ganda nung tela. Yung tela niya hindi siya pang mantel ah. Maganda yung tela nito and super nice yung style niya. Pag suot-suot na siya guys, ang class niyang tingnan. And then dumating na rin yung mga orders ko or mga na-mine kay Emerald Collections by Allure. Pagkatanggalin na natin sila sa plastic, i-hanger ko na itong mga to. Ayan. Ano lang to? Ito pambabahay ko lang to. Cute, diba? And then, lislisa na dress. Kasi, sobrang ganda ng mga lislisa na dress. Yung mga Japan-Japan dress, guys. Kaya, ayan. Ito, pinaka-favorite ko. Itong pink. Sobrang nice nito. Sobrang ganda. Okay, yun. Lalo na pag suot-suot na. Ayun siya. Mahal kasi ang mga lislisa na dress. Parang nasa mga 6,000, 5,000, 10,000 na mga presyohan ng dress ng lislisa. Ayan. Pag kay LaJoy kasi mas mura. Mga brand nyo na lislisa, makukuha nyo ng 1 to 1,5 ganyan. Tapos ito lislisa din. Pero ito panlulooban ko to kasi medyo mababa. Ito para itong pang mga cosplayer. Cute oh. Pag-aura-aura pa sa Instagram oh. Ang cute mo. Ang cute. Tsaka ang ganda ng tela. Alam niyo nakikita ko nung susuot ng mga gantong style. Blackpink. Kadalasan parang si Rosé ang nakikita ko. Ayan, lislisa. So, pang-apat na lislisa dress ko na to. From Emeralds Collections by Allure. Ilalagay ko guys sa description yung link nila Joy. Para pag nag-live sila, pwede niyong abangan kasi sobrang ano, gaganda ng mga items talaga ng Emerald Collection. Ano pa ba? Yung iba naman dito, kagaya nito, pang travel to eh. Itong coat na ganito. Hindi ko na ilalabas isa-isa. Tapos, dress lang. Ayan, puro dress lang naman ito. Dress. Ayan, puro dress lang. So, ayan lang guys. Basta puro dress lang. Parang ilapirapin dress lang naman ito. Pinakita ko lang sa inyo yung special na lislisa. Ayan, ngayon bababa kami ni Jo. Magagawa naman kami ng buckle. Roy, ayaw mong focus. Ayan na po yung buhok natin na mukhang mushroom at mukhang pineapple. Vlog! Ang tawag dito? Vlog take over muna tayo guys. So ayan, ayan, ayan yung ginagawa niya. Pre-prepare siya sa Bigo Live. Gagawa siya ng waffle. Sa English, waffle. Social, di ba? Ang ano lang yan ay hotdog tsaka cheese. Yung iba ginagawa nila ng ano yan eh. Ma'am, wala pa yung mga nilalagay sa waffle? Chocolate, Hershey, no? Mm-hmm. Ito yung nakabili kanina, nawala na sa isip natin. Ang hinanap kasi namin kanina, diet talaga. Tapos ito, dito lang ilalagay yung parang pinaka, ano nung waffle. Para mas mabilis siyang, ganyan, may sali. Mamaya, kuha na natin siya. Pero bago yan, mag-ano muna tayo? Mag-prito muna tayo ng ulam. Dahil busy siya, tayo muna ang mag-ano. So ayun guys, prito na tayo. Mahirap din pala pag ano, no? Mahirap din pag ang lens mo hindi nasusoom in tsaka nasusoom out. Pag yung ganyan naka prime lens, mahirap. So ito pong ulam namin. Ay, putik. Muntik. Hala? Nakakatakot pala to, no? Na ano, nagbe-bend ng gusto yung ulan si. Hala, mas malino ito. Pag ano pala guys, ano man tawag dito? Pag point and shoot, o yung tinatawag nila parang mga maliliit na camera pang cellphone, yung gantong ano lang, yung gantong ulan si, na inol ni Jam dati, yung ganyan, no? Yung ganyan na klase lang ng ulansi yung maganda. Pero ito, pangalawa niya na to. Ang problema lang kasi dito,
plastic lang to, bumibigay siya, ito, itong dulo na to. Tulad kanina, parang biglang nag-bend siya, nasobrahan nata ng din. Tatlo yung ganito niya, dalawang white, isang black. So, hindi siya pwedeng pang ano, hindi siya pwedeng pang SLR, o yung mga mirrorless na makakapal, pang ano lang talaga siya. Yung mga pang point and ano? Point and shoot ba tawag talaga dito? Yung parang mga G7X, yung mga gandang ganun hanggang ganun lang siya, hindi niya kaya yung mga malalaki. So ayun, mainit na yung mantika natin. Sali na tayo ng... Ay, mas malinaw itong cellphone ko ngayon. Edi, wow! Hi, guys! So yan. Hi! Painitin lang natin yung mantika tapos salang na tayo. So ayun guys, mainit na yung mantika. Ito, ito yung manok natin. Tapos ito, ano to? Flour? Kasi medyo makalat. Cornstarch. Flour. Tsaka cornstarch. Parang pinaghalo ata ito. Tapos ito, yun lang. Parang... paminta lang ata yung nilagay dito. So wala na. So ang gawin ko muna guys is, ang, ano try muna natin yung hotdog. Lipat lang tayo ng pwesto. Waiting for some more. Lagay na tayo, salang na tayo siguro kahit mga... Pero ito lang tayo natin. Ng hotdog. Uy, Joe, bakit ito? Ano ba? Dapat yung pula. Yung nga pala, no? Laksan na natin yung ilaw. Wait lang, guys, ha? Dito tayo sa kabila. So, kung nakikita, may nakikita kayo sa kabila na nagluluto, siya po yun. Hot dog para sa waffle natin. Oh my god. Dito naman tayo sa kabila. Chicken naman na piniprito. Thank you, Doc Boy! Ilang piprito yung kumanok? Ilan ko. Igadalawa siguro. Ay, hindi ako naniniwala natin. Tanong na lang natin si nanay pag nagising. Kay bunso ba walang binilin? Thank you, Doc Boy! Ano eh? Eh? Tapos natin yung camera. Para makita ko. Thank you. Ba't nang pagdikit? Hiniwa ko na yun maigi eh. So ito gagamitin natin sa waffle. Oh! Plumpy! Ngayon, ngayon. Nasaan dito ko na sa blog. Nay, lahat po ito na ilulutuin. Lahat po ng manok. Pag walang hiwa yung isa oh. Ay, wait. Ay, kapagano. Pak. Kaya mo dyan? Huwag na. Ay, nabababa dito. Bawal sharp object. Nga pala. Huwag na. Ipang ulam na lang yun. Yung hotdog natin, guys, dapat syempre, bago natin ilagay sa waffle, i-fry muna natin. Kasi, pag sa waffle, kasi hindi naman siya masyadong maluluto dun. Hi! Nag-iwan. 120. Pero mag-toasted ha. Lahat po ito. Ay, wala na lang. May music pala. Ikaw pa ako. Patayin muna natin. Masyado na mahaba.
Yan na po, update. Tapos na yung cheese. Yan naman yung hotdog. Opo ate, kanina ka pa ng live. Mga 20 minutes ago. Yan ang kadami. Yan tay? Yan. Dagdagan ko pa. Seryoso ka, te? Oo, oh, seryoso ko. Te, seryoso ka? Oo, seryoso ko. Okay. Sarado na natin. Kala ko kasi mga 3:30 ka mag-live ate. O nga, akala ko rin eh. Kaso late na kami nakauwi ni Jova. So, tikman yung isang cheese waffle. Ah! Sarap? Gago ako. Sarap yung cheese. Harap ang kapal ng cheese. Pero hindi ako pa ng cheese. Pinakabang. Harap na. Ang init. Paano sa itong mixture ngayon? Ang daming egg eh. Harap. Sarap guys yung mixture. Ang sarap. Pero ako, mas gusto ko yung ganito. Yung toasted. Toasted pa natin. Ako sila talaga yung makamusin na ganun. Gusto nila toasted. Kaya ano ba tama tayo na ano? Itong ganito? Yung ganito? Yung ganito po. Ito. Ayan po, nagagawa na kami. Yung sa tisya lang. Sarap. Sarap. Tagal lang magluto ng waffle kasi tagal yung mag-ano. Hindi kasi siya yung... Ayan, nakatapos din tayo ng marami-raming waffle pero marami na nababas dyan kasi kanina pa sila kupit ng kupit. Ganun na yun. Ate ko kumuha na rin siya para pagkain niya sa taas. Pero may nakasalang pa tayong tatlo na plain lang. Grabe. Busog na busog ako. Kasi kumain ako waffle, kanin, gulay, chicken. Abusin.